Eh, doon may hirapan yung Fanny. Alam naman natin yung Fanny, eh, blue buff dependent yan. Pag walang blue, eh, may hirapan yung energy. Hirapan. Pero ito, game number 2. Onic in Derisha sa red side. Blue side naman natin ng Geek from Malaysia. Pakilala lang natin si ano dito, ang Onic in Derisha. Drian para sa kanyang Selena. Anti-mage naman sa kanyang Thams. Razzicina for the back siya. Sasa naman sa Angela and Sans para sa Fanny. So on to the blue side for Geek from Malaysia. Lore guards for the show. Ramtel for the X-Borg. Sore naman. For the others, also Rebecca for the Lunox and Fix for the YSS. Pinakitaan agad ni Sans. Pinapakitaan. Ang palalim yung kunti la. Ganun. Funnel Fanny ang mangyayari. Pakiusap lang mga kaibigan if ever na maging okay itong Fanny lineup sa game number 2. Sa rank games po. Sa rank games po. Please lang ha. Sa rank games po, pag ano, huwag po nating ipilit ang mga bagay-bagay. Pawang professional lang po ang gumagawa niyan. Ah, kaibigan, ha? So, kasi kung magaling naman talaga mag-funny, why not? Di ba? Inunahan na agad ni Kuya. Inunahan mo na. Hindi, kasi siyempre, madalas eh. Madalas tayo nakakita ng mga heroes na hindi na... Ngayon lang natin nakita, tapos tinatry nilang agad sa rank game. So, kalmahan nyo lang. Mga... Oh, kita mo naman yung game! YG! Ayun ang mga cables na bayad na bayad. Sabi okay, sinyo ni, awang mga professional lang po ang gumagawa nito. Kaya tingnan natin, nakuha na naman nila. Sanjago na naman. Ito pala yung alas ni Sanjago. Pangani pala. Pani number 1 pala ito. Iba? Parang hindi ko alam Kuya Irv kasi isa ako sa talagang isa sa mga babaeng kinikilig pag may Pani talaga. Pero tapos magiging bias, pero ang ganda. Ang ganda ng ginagawa ngayon, knowing na level 4 na si Fanny. Kapag kaganyan na yung level mo, on time, or every time, pwede mo na siyang pasusin sa under the third. So, ganyan, lalo na kapag kayan talaga yung pick mo. Tama. Pero ito, wait, walang nabigyan dito sa bottom lane, mga kaibigan. Anti-mage laban sa tatlo, pero eto si paring Fanny! Kaya mo lang ang biligay. Naka-truth pa doon sa bandang gilid, pero tingnan mo naman yung wall spam na kaya niyang uti! Provide. Nakita mo naman, apat yung nasa baba, tapos naging tatlo kasi nawala ng isang Selena, biglang sumanib yung Angela ngayon. Nandun si paring Fanny na magbigay ng damage dito for the Onic Indonesia, pero tingnan natin, si anti-mage mukhang dadapa pa nga sa kamay ni Fix. So ang magiging mahirap for the team Onic Indonesia, kung matatapos ito nila to na mas maga, magiging okay. Pero pag hindi nila natapos at umabot tayo ng mid to late game, nandito pa rin yung marksman ng ano ng Geekfam na pwedeng magpahirap sa kanila. Diba? Knowing na si Fix at ganito na yung score niya, which is mas madaling tumaba. Not unless ang gawin ng Fanny, si YSS yung pag-uwi. Pagbigyan. Oo, siya yung pagbigyan. Speaking of, and mukhang maibibigyan nga ba si paring Razzy dito. Medyo hindi ganun ka-aggressive yung Fanny natin. Mukhang mapapansin mo na talaga nag-iingat lang dun sa mga ibibigay niya. Pero, apat na cables dito! Ang ipinakita talaga na bilis ang kanyang kamay. Muntikan lang, nakatrot ng isang basis. Talagang isang wanit na lang, mga kaibigan. Isang wanit na lang para doon. Muntikan pumapatay. Isang tira na lang. Hindi pa nabigyan. Nako po. Nakakatuwa para sa akin kasi ngayon na lang tayo uli nakakita ng Fanny na ganito kahusay maglaro. Especially sa Mytel International pa. Diba? Andam nyo ba na parang kinikilig kami sa nangyayari ngayon or pinapakita ng Fanny knowing na yung lahat ng pasok niya ganyan sasabi natin napaka-play safe. Pero once na sinapok niya yung flash na yun, he'll make sure na meron akong mapapatay. Parang yun ang gustong sabihin natin. Hindi ko matumama. Teka lang, medyo maingat lang ang bahagya, pero papatayin pa rin ni Sanjago and mapupunta talaga sa kanya yung kill na yun. Agad-agad yan, pero Razzicina mukhang nakita si paring Lunox. Drian naman dito, abis sa laro nagbigay na, pero hindi pa rin tumama. Pero mas okay nga naman na kumuha ng objective dito or the turtle. Pero ang problema ng Geekfam or ng Onic Indonesia, nakakapag-farm yung Geekfam sa baba or yung YSS sa baba. Pero kasi parang ang gustong gawin ng Onic, sige, ipupustron natin to. Kasi may hirapan din naman si YSS kung sakaling maubos nga rin naman yung mga kapatid. Ito lang ba? Magpanish yun! Kakaiba! Medyo yun. Sumablay yan. Dalawang beses. Sumablay. Nabati dito. Way of the Dragon na ibigay. Last insanity naman. Razzicina. Tingnan natin kung mabubuhay nga ba. Tatlo laban sa dalawa. O tatlo laban sa isa. Razzicina will go down. Yes, sir. Nabigyan. So yun yung magiging problema ng Onic. Pag napatay yung damage dealer nila, wala na.
hirapan naman sila ngayon ng mga. Nabati natin yung Fanny. Dalawang beses rin sumoblay. Sobrahan agad. Pero nako, doon sa may bottom lane na 2v1 situation ata si kuya natin, Thams, doon. Hinabol-nabol ni Sorn. Kung mapapatay nga ba dito, wala ka nang paglalagyan. Dumakunat, medyo makunat. Walang minion sa bottom lane. And yung top lane, simple lang din. Nakakakuha na naman ng another objective yun. So, umaangat at tumaangat yung pera dito ng ano. Though, medyo pantay lang naman. Mabang lang 700 dito yung Geekfam. Or almost 700 to 800. Pero kung magpapatuloy-tuloy yung ganito and nakakapag-farm si Fix, mahirapan yung Fanny maya-maya. Nako, pero yan. Speaking of Fanny, nako, mukhang kailangan na si Fix ata ang tutukan niya dito for the meantime kasi mahihirapan siya. Nakuha yung Fanny! Nakuha! Patay agad! Yun na! Yun ang sinasabi natin! Yun na! Pagkatuloy-tuloy, matik yun, tas double kill pa si Fix dito. Item check tayo kay Fix direct. Nakaka-apat na eh. 3.9k, pa-BO din na rin siya dito samantalang Fanny, 3.5. Okay na din yung mga items dito. And sinundan ni Lunox with the 3.6 na necklace of Durance Nugget. So, for Geekfam Malaysia, yun lang yung kailangan nilang kuhanin. Kuhanin nila si Fanny, matanggalan nila ng blue buff yun. Mahirapan yung Onic Indonesia. Yun lang, ganun lang katanya yung gustong gawin dito. Marksman, di ba nga Kuya Zeus? Kuya Herb! Sana ako si Zeus, sana. Nagugula na tayo sa bagay-bagay. Pero anti-may dyan, nakabuo na ng endless battle ang pagdating sa objective sa lamang dito. Grabe si Anti-Mage, papalag din naman. May kasama pang Angela. Pero tingnan natin kung makakapalag nga pa siya dito. Fatal links nag-connect naman. Pero Angela, may dagdag pa? O ang makakapatay nga ba yung tropa? Naku po, yun na. Dali, nailipat na sa bottom lane. Nailipat na dito sa Turtle Loose. And nakuha pa ni paring Fanny, pero patay pa rin siya dito. Naku po, si Sanjago na mapantayan. Wala nang damager na naman ang tropa ng Onic hindi siya. Yes, meron naman si Anti-Mage, pero hindi ganun, ano eh, alam mo yun, yung parang hindi ganun ka-burst. Yung damage na kaya niya i-provide, pero oops, stay ko lang. Imisa niyo si X-Borg na tanggalan ng Immortality. Pwede nilang ano yun eh, pasokin na nga ni Drian at saka ni Sasayin sa X-Borg kung gugustuhin talaga nila. Pero hindi, sabi na, hindi na, andyan na si YSS, delicates naman tayo kung dederecho pa natin yan. Pero ang ganda ng ano early stage ng Onic. Sobrang ganda ng early stage nila. Pero kung katulad sinabi ko, pag nagtutuloy-tuloy talaga yung pag-kill dito ng Geekfam, mahirapan sila. And speaking of patuloy-tuloy, ito na nga naman tayo mga kaibigan. Pero babackup na yung tropa. Lalaban pa rin naman si Phantoms. Fatal Links nag-connect sa dalawa. Pero tingnan natin kung si Sorn makakatakas nga ba. Hinahabol yata yung mage. Nag-igel. Pero yun na. Nakapatay pa ni paring Sasa. Pero tingnan natin dito sa mid lane. Wala na rin tumatao sa bottom lane. So open na open na yun for the teams dito ng Onic Indonesia or ng Geekfam. Pero ako, welcome talaga kay Sasa ever since nakikita ko siya nag-Angela. Nagiging killer yung Angela natin. Okay, na pag-iwanan sa dreams. Si Cho natin ang kuha nga naman ng objectives na lang dito for Onic Indo. So kapag ganyan yung situation, ang hirap basahin ng gameplay kasi ang daming nangyayari. Nakakabawi at nakakaangat agad or nakakasabot agad yung Onic Indo. Patay si Drian, mukhang ang gusto nila maging damager dito si paring Thams. At ayan na nga, speaking of Fix, medyo makulit ka, patay ka na sa pagkakataong ito. Pero tignan natin si Ozoraveki, pero mukhang kukuwanan pa ng mga buff. So yung kanina, early stage of the game, ang nagpapasika talaga or nagpapalakas ng team nila is si Fanny. Pero this, papunta ng mid stage of the game, kumakamada na si Anti-Mage. Kasi oh. Tasa din, as well, ang ganda ng connection ng dalawang players natin. So, anong nangyari ngayon kay Sans? Sige, kayo muna mo lang sa clash kasi parang nalulugi ako. Parang nabasa niya na eh. Ako yung gusto niyong puguin. Oo. Maliktad. Si Sans naman ngayon yung kumukuha ng gumagawa ng objectives. Ito na. Speaking of objectives, mukhang makukuhanan pa nga ata yung tropa. Nako. Mukhang nakuha na ni Fanny may ano. Hindi pa nga siya nag-retro doon eh, pero this is the right time nga ba para mag-engage to a clash. Pag nahuli si Fanny, may hirapan siya dyan. Tingnan mo yung position ni Sans.
Diba? Hindi talaga niya ginagawa, pero Way of the Dragon na ibigay na nga rin dito, may kasama pang baol na bigyan ng isang tropa sa Asa. Itatakas na nga lang din, apat na lang yung natitira sa tropa ng Onic Indonesia. Ayaw nang asimin ni Sensei. Kasi siya na yung puntirye. Alam niya siya yung puntirye, pero dito na mo. Oop, nakapag-brilliance lang ng bahagya. Nakapag-brilliance lang. Pwede rin naman. Nabi sa laro, nag-correct dito. Tingnan natin kung papasukin. Sorn, nagbabadya na pwede mabigyan ng Fatal Links. Pero wala pang ultimate yan eh. Wala pang ultimate. Naku po. Tingnan natin ngayon. So, tamang, imbis na anuhin natin yung middle lane, kunin na lang natin. Pwede na nila basagin tong bottom lane eh. Kasi doon sa may top lane, naiwan yung Lord. Grabe yung Fanny, sir. Talaga namang, nakapag-brilliance lang. Kaya nadudge yung onting mga damage dito. Or yung cutthroat, nadudge din ng bahagya. So, mukhang madedefend ng Geekfam yun dahil level 1 Lord lang naman. And meron silang marksman. Eh, basic lang sa kanila para ma-clear yung isang sanctuary lord dun sa top lane. Mapapansin natin si Fanny, hirap na siyang hirap na siya sumubay sa clash kasi ang sakit na rin nung damage nung Osu Raveki natin. Pero nakakuha ng Onic Indonesia yung objective to all sa may bottom lane and his sand. Nago yung clear. Kaso naku. Okay, masukit naman nun. Ba't gano'n na, ba't gano'n damage? Anong item natin? Nun? Ah, pauli crystal na, nakalakalamit sa river na. Grabe naman talaga, sir. Mga damage pero, na i-provide ng number 1 si Lena. Pero lamang sa item si Kuya Fanny natin compare dito sa YSS, ha? Oo, naka-minswink na nga rin siya para pag bumabayal yung buhay niya, mas mabilis yung kaya niyang ibalik. Kumbaga yung spell bump, mas malaki. Holy Crystal na rin si Kuya Drian natin. So, tapos yung angat ng minion waves is pabor na pabor dito sa Onic Indo. So parang nag-display pa rin nila yung Geekfam na nakakasabay kayo sa clash pero mahihirapan naman kayo dito sa minion waves namin. Sa screws. Hintayin na natin kung ano pa yung mga nangyayari. Engagement eh. Oo, mukhang engagement. Mukhang mag-invade. Pwede mag-invade. Pwede rin namang hindi. Pero si anti-mage dito mukhang papasok ito sa paring Sansa. Kasanib sa si paring Angela. And yung ano na lunok na kanyang napili dito. Tingnan natin kung mabibig yan. Double kill para kay Sansa dito. Habulin pa ang lahat. May nakasakay pang Angela dito. Si Sorn running out of life na din. May stickeran pa ng bahagya. Pero eto na lang ang isa. Nabigyan. Isa na lang ang natitira sa kanila mga kaibigan. Triple kill si paring Fanny. Huwag mong ibibigay yung Fanny sa Onic Indonesia. Para sa mga para sa mga tropang nanonood diyan, mga kaibigan, pawang professional lang po ang gumagawa niyan. Mamaya makita natin panel sa sa RG ah. One point ang hanib ni Angela doon na umahalos tatlo ang napatay agad. Oh, ito mo yung atake Sonic. Grabe Vinicius naman yun, sir. Pagka ganyan naman kayo maglaro, ML na ML, and the game number 2, mapupunta sa Onic Indonesia. Nang ganun lang. Kadali.